Magandang maga po. Ito na naman uli tayo. Kaso, ganun pa rin. Tayo uling mga pito. Tayo uling mga pito. Walo na dating magkakasama, tayo uli yung magkakasama. hirap eh. Mabigat yung tumama sa Region 2. Sa Northern Luzon, doon sa Cagayan Valley area. Mabigat din ang tumama sa Aurora and Quezon provinces. Mabigat din ang tumama doon sa Bicol, lalo na sa Catanduanes. Naubos ang mga kabayanan ng Catanduanes. Hindi nyo siguro alam. Kasi naubos. You know, yung tipong yung bayan, walang natira ng mga structure. Kaya grabe. Tapos wala naman silang communication lines. Hindi natin alam ang mga detalye. Ay nako, maswerte tayo. Tayong mga na dito, natitira ngayon. Okay. Yung mga nakapanood na, edi okay lang. Manood muna kayo ng telenovela. Pagdating naman sa examen, ay na-announce ko na, ano? Ang examen natin ay ibibigay ko sa Wednesday. Yung questionnaire. Tapos, ibibigay nyo ang sagot sa Friday next week. So, Wednesday next week, questionnaire. Friday next week, yung mga sagot. Ngayon, kung hindi maaari yung ganyang arrangement, ay i-personal message nyo na lamang ako, ha? Personal message, yan. Meanwhile, review tayo. Ano, review ng natural deduction, review ng shortcut method, at introduction ulit sa three tableau. Hindi nyo alam, napaka-revolutionary nung epekto nung three tableau. Yung ating knowledge about the human brain ay directly correlated dyan sa discovery natin ng three tableau. Paano nangyari yun ay saka ako na ipaliwanag. Ha? Review lang muna tayo. Pero bago lahat, edi syempre, attendance muna. Ayan. Attendance. Nasaan baga yung attendance natin? Hindi na eh. Gumawa ulit ako ng bago eh. Pero ito yung attendance form na ginawa last meeting. Kaya yung nag-sign up dito, nag-fill out nito ng last meeting, ay di okay na yun. Ulit lang ngayon. Ayan. At siyempre, yung ating Mentimeter. Yung Mentimeter natin, inulit ko rin. So, ito yung Mentimeter natin, inulit ko. At ito na yung mga sumagot. Nadagdagan, konti lang. Last time, ang sumagot, pito. Ngayon, siyam. Nadagdagan lamang ng dalawa. Eh, pwede na rin. Yan. Oop, may dagdag pa. Very good. May pag-asa pa, Pilipinas. Bakit? Importante nga itong pinag-uusapan natin eh. Yung next batch, nadols kayo yon ha? Next batch ng mga scholars ng bayan, kailangan mahusay sa artificial intelligence. Ngayon, yung next batch na yan, maiintindihan nyo yung neural networking at saka deep learning, saka machine learning, only when you completely understand what we are going to talk about today. Kaya importante. Okay. Ano ang ating usapan? Adi are, natural deduction. Muna. Yan. Anong gusto nating mangyari? Sabi nga natin, tayo may mga arguments. Yung mga arguments na yan, gusto nating sukatin. Parang ano, parang isda. Susukatin natin yung isda. Yung bagang isda na yan ay juvenile. Tatandaan niyo yung tanong ko? Juvenile ba yan? Or adult? Yun ang tanong eh. Eh, paano natin malaman? Kaya sabi nga natin, hindi mo naman pwede interviewin. So, kung maalala, para malaman mo, ang gagawin mo, susukatin mo. Juvenile ba siya? Adult. K.
Kailangan merong sukatan. Yan. Ngayon, in the case of arguments, ang ating panukat ay ano, panukat para malaman kung valid o invalid yung arguments. Yan. So, ganun din ang dating. Tatanungin natin, valid or invalid yung arguments? And meron tayong panukat. Anong panukat natin? Ang panukat natin, yung tawag natin, forms. Ano yung ating panukat? Forms. Forms ng ano? Yung isang klase ng form, forms of arguments. Yan. Na ang tawag natin, rules of inference. Yan. Yun ang isang panukat natin, ano, forms of sentences. Na ang tawag natin na yan, rules of replacement. Yan. Diba? Hindi naman mahirap intindihin eh. Napakasimple. Susukatin natin yung mga arguments gamit mga forms. Forms ng ano? Arguments? Forms ng sentences para malaman natin kung valid or invalid yung arguments. Ganun lang eh. Kasimple. Yan. Presuming memoryado ninyo, hopefully, ang rules of inference at rules of replacement. At kung di nyo naman memoryado, edi maglagay kayo sa tabi ninyo para nagagamit ninyo at natitingnan ninyo. Kung alam ninyo yung mga rules na yan, ganere ang pwede mong gawin. Ano ang pwede mong gawin? Halimbawa, ito. Itong argument na ito, nandito yan sa ating Mentimeter. Tingnan yung Mentimeter natin na yan. Ito. Ay, hindi pala yan. Makakainis. Ito. Yan. Ito yung argument, oh. O, tingnan ninyo. Yan. Yan yung argument na yan. Susukatin natin yan. Saan? Dito. This argument is the same as this argument here. Dito natin. Yan. Pareho lang yan. Susukatin natin to. Pero, mamaya na laang. Bakit? Kasi gusto ko lang ipaalala yung isa nating pinag-usapan last meeting. Ano yung isang pinag-usapan natin last meeting? Ito. Ano yan ha? Ito. Yan. Noong bago bumagyo, nag-usap tayo about the limits of natural deduction. Anong limits ng natural deduction? Yung natural deduction ay applicable lamang kung valid yung argument. Yan. And sa mga tuwid, kung invalid yung argument, ano mangyari pag inapplyan ng natural deduction? May kinalaman yan dito sa tanong ko na ito. Ito bang argument na ito? One premise, isa lang ang premise. Yan lang ang premise eh, isa lang. Ito bang argument na ito ay valid? Ang conclusion naman, eh, yan lang, ang simple. Valid ba yan o hindi? Yan. Valid ba ito? O hindi? Well, babalikan natin yan. Meanwhile, subukan natin gamitin yung natural deduction dito. Itong argument na ito. Ano ang sabi natin? Yung argument na ito, pwede natin gawin. We move on from the premises, meaning ito at saka ito, down to the conclusion. Kaso, di ba, mahirap. Alam na natin yan eh. Marami na tayong ginawa dati, di ba? Yung ginawa natin dati, 6 premises, moving on to a single conclusion. Eh kaso dito, 2 premises lang. Pagkatapos yung conclusion, pa napaka-complex. So, mahirap. So, doing it this way, what way? From premises down to the conclusion, mahirap. Pwede rin naman ang gawin natin from the conclusion up.
In other words, kung gagawin natin, dito tayo magsisimula at titingnan natin paano dudugtong sa premises itong conclusion na ito. Yun ang gagawin natin. Sa mga tuwid, gagawa tayo ng analysis. Analysis, ha? Yan ang unang natin gagawin. Hindi pa tayo gagawa ng proof. Let me repeat. We are just doing an analysis. And what's our analysis? In other words, we will break down. We will break down the conclusion. We will break down the conclusion and see where it gets us. Right? Yan ang gagawin natin. So, tingin din eh. Ano ba yung conclusion na yan? Ulitin lang natin. Ito yung conclusion eh, di ba? Yan. Kung yung conclusion na yan ay totoo, what can we say? O, tingin, yan. Ito yung conclusion eh. Kung yung conclusion na yan ay totoo, ay di ito, totoo rin ito. O, bakit? Ulitin natin. Pag ito totoo, dapat totoo rin ito. Bakit? Kasi tingnan ninyo, itong dating nandito, napunta rito sa mga tuwid ng masyal. So, ang tawag natin dyan, commutation. So, nag-commutation tayo. Yan. Yan ang ginawa natin. So, kung ito ay totoo, totoo rin to. Bakit? Kasi may rule ng commutation, in-apply din eh. Pag in-apply nyo dyan, ito makukuha mo. Yan. So, kung ito naman ay totoo, ito totoo rin. Bakit? Kasi gumamit tayo ng rule ng material implication. Ano ba yung rule ng material implication? Kung natatandaan ninyo, ganari yung rule ng material implication eh. P implies Q. Yan. O material implication statement yan. Is the same as not P or Q. Now, bakit ganon? Ay alam natin, ginumita natin ng truth table method at lumalabas, this kind of statement here is a tautology. It is always true. Nalaman natin using truth table method. Now, sa mga tuwid, ito yung nangyari. O, tingnan nyo. P implies Q. Ito yun. So, ano nangyari? Not P or Q. Ito yun. Not P or Q. Yan. Magkataon lang na yung not P ay not R. Yan yung ating... Nagkataon lang na yung P, yan yung ating P. As in P doon. Yan. Okay. So, ano yung apply natin? Material implication. So, if all of these are true, then this other statement is true. What rule? In-applyan natin ng, like I said, material implication. So, true ito. Ngayon, pag ito naman ay in-applyan natin ng double negation, obviously, merong mangyayari. Ano mangyayari? This will have to be true. Yan. Bakit? Kasi double negation applied here. Nasaan yung double negation? Ito, yun. In-apply doon, na-simplify ito, naging R na lang siya. Ano yung in-apply? Double negation. Ngayon, looking at this now, pag yan naman ay in-applyan mo ng anong rule, anong rule ba ang pwedeng i-apply dyan? Ang tawag ay De Morgan. Yung De Morgan law, saan nyo pwedeng i-apply? Kasi tingnan nyo ito, merong negation, di ba? Yun. Yung negation na yun, nandun sa labas ng parenthesis. Pagka ganun, pwedeng applyan ng De Morgan's law.
pag nasa labas ng parenthesis yung negation, pwedeng applyan ng De Morgan's Law. Pag in-apply nyo yan, ito makukuha mo. Yan. Pag yan ang nakuha mo, makikita mo ganito nangyari. Itong dating not together R or P, naging together not R and not P. Anong in-apply? De Morgan. Ngayon, kung ito ay totoo rin, applyan mo na isang rule yan, ito naman ang mangyari. Magiging ito ay totoo rin. Kung ito ay totoo, magiging totoo rin to. Ay simple lamang. Bakit? Kasi in-applyan mo ng commutation. Bakit? Eh nakita nyo ito. Ito nandito, namasyal doon. So, commutation lang ang ginawa natin. Ito. Yan, nag-commute lang. Parang ginawa natin dito kanina. Yan. So, applying commutation here, this is what you get. Now, kung ito ay totoo, kagaya nung ginawa natin kanina, kung natatandaan nyo, ginawa natin kanina yan eh, oh, dito. Nasaan? Ito. Ito. Naging ganito. Ito ngayon, similarly, a-applyan natin ang material implication. Pag in-applyan mo ng material implication, ganun din ang mangyari. Ganun. Parang ginawa natin dito kanina. Ayan. So, ano nangyari? Applying material implication here, that's what you get. Oh, simple lang, di ba? You get this. Na kung ito ay totoo, kagaya kanina, ginamitan natin ng double negation, pwedeng mag-double negation dito. Yan. So, pag nag-double negation ka, ganun din ang mangyari. Ganun din ang mangyari. Yung not-not Q, magiging Q na lang. Nasaan yung not-not Q? Areo. Yan. Dahil sa double negation, naging ganun. So, inulit lang natin yung ginawa kanina. So, ngayon, this is what you end up with. Now, when you have this, then you can also say, this is also true. Why should this be true? This has to be true kasi makikita ninyo, ito, i-distribute natin doon, isa doon at isa doon. Ulitin natin, ito, na-distribute. Napunta doon at saka napunta doon. O, tinan nyo nangyari. Q or S together or. Dito, Q or S together or. So, anong ginawa natin? Nag-apply tayo ng distribution. Yan. Ay, dini nga. Pag in-apply mo yan, this is what you get. Yan. Now, kung ito ay totoo, kasi remember, ito conjunction. Pag yan ay conjunction, kung yan ay totoo, ay di pwede mo i-simplify. Diba? P and Q, therefore, P. So, ito na yung P mo. Yan. Anong in-apply? Simplification. Saan din eh? Pero mechanical lang, diba? Yan eh, kung kabisado ninyo, yung... Ulitin natin, ha? Kung kabisado ninyo alin, inabanggit natin yung rules of inference at rules of replacement. Pag kabisado nyo ito, at kabisado nyo ito, ay very, sabi nga natin, simple or elementary yung mga pangyayari. Malalaman mo to, ito, 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 and all those things. Yan. So, dito ngayon tayo focus. Pag ito, nakita nyo, makikita nyo rito, somehow related dito. Paano nangyari yan? O, tingnan natin, ha? Pag ito nakita ninyo, sa mga katulad kong matatanda na, ito makikita nyo related doon. Bakit? Una, may R, tapos may S. O, ito may R, may S din doon. Di ba? O, anong mangyayari dyan? Well, unang-una, kung ito ay totoo, alin? Ito, ay totoo rin ito. Yan. Kaya lang dito ko ilalagay, ha? Dito natin ilalagay. Totoo rin to. Bakit? Kasi remember, lahat ito, ay ano, disjunction. Yan, disjunction yan.
Yan, disjunction yan. Pag lahat disjunction, pwede mong ilipat yung parenthesis from here papunta doon. Pwede ilipat yung parenthesis from here papunta doon. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan, of course, you know it. Kasi ginagawa natin yan sa arithmetic. It's called the rule of association or associative property ng arithmetic. Ito naman, associative property ng logic. In particular, mathematical logic. So, if this is true, this has to be true. Now, kung totoo ito, meron pang isang pwedeng mangyari. Ano yung isang pwedeng mangyari? Eh, di totoo rin ito. Bakit? Kasi, mapapansin ninyo, itong not R na nandito, na masyal, napunta doon. Pwedeng mangyari yon. Bakit? Eh, kasi, itong ganitong sentence, pwedeng applyan ng rule ng ano? Rule ng commutation. So, commutation. No-brainer. And if you apply material implication, as you can see, remember material implication kanina, saan? D ni O. Ito. Not P or Q is the same as P implies Q. P implies Q is the same as not P or Q. Ang ating P ay R, ang ating Q ay S. So, ano ibig sabihin yan? Kung totoo ito, ay di totoo rin ito. Yan. Tama. Totoo ito. So, anong ibig sabihin yan? Ah, related yan din eh. Bakit? Kasi if you remember itong sentence na ito, ay ano, equivalent yan sa sentence na ganito. Ano yung sentence na yan? R implies S and S implies R. Diba? And then here, you can see, nandito yun. Oh. Diba? Ang galing, diba? So, malapit-lapit na tayo sa proof. Paano yung proof natin ito? So, if we know that this second premise is true, what else can be true? Well, we can be sure that what? That this is also true. Yan. Pero mamaya na natin ibalik. Ay, hindi pala yan. Sorry, hindi. This is also true. Ito, yan. Dito natin ha. If this is true, this is also true. Yan, nagkamali kanina, sorry. This is also true. Now, if this is true, then pwede na natin kunin ito, papunta doon, and then i-add lang natin yan. So, isa-isahin natin. So, what are we talking about here now? If this is true, if you apply on this commutation, what will you get? Very obviously, you will get this. Yan. Ngayon, makikita na natin ang ibig sabihin nung pinaliwanag ko kanina. Ano yung pinaliwanag ko kanina? Kasi kung ito ay totoo, ito totoo rin. Yan. So, tingnan nyo ha. Totoo rin to. Okay. Now look. Pag ito ay totoo, saan ito nang galing? Doon. Diyan. Ngayon, pag ito ay totoo, tsak na tsak, ito magiging totoo rin. Ay, naku, ano ba nangyari? Ito magiging totoo rin. Bakit? Kasi si-simplify nyo eh. What are we doing? Alright, we are doing an analysis. Remember, umabot tayo dito. Gamit ang commutation, we ended up here. Ngayon, ang sinasabi natin, from this, we can now see yung relationship dun sa argument. Bakit? Kasi nakikita natin to. Ano yung nakikita natin ito? Yan, galing doon. At pag nakuha mo yan, pwedeng mag-add ka na lang ng or Q, addition.
Yan. So, tigil tayo dito. Alam na natin kung saan papunta. So, iwanan muna natin yan. Babalikan natin later. Meanwhile, ang sabi natin kanina, totoo to, di ba? Kung ito ay totoo, tsak na tsak, totoo rin to. Bakit? Eh, simple lang. Nag-commute, commutation. Di ba? Yung nandito kanina, nasaan? Ito, napunta doon. Yan. So, commutation. Kung ito ay totoo, ito totoo rin. Bakit? Commutation. Ngayon, pag nag-commute ka ng ganyan, makikita na ito ay ano, conjunction. Conjunction yan. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-simplify. And if you simplify, what happens? Then, this becomes true. Bakit? Simplification. Yan. Simplification. And pag nag-simplify ka, kagaya ng ginawa natin kanina, mag-a-association lang tayo. Mag-a-association. Dito tayo nang galing kanina. So, nag-simplify, ha? Pag nag-simplify ka, saan? Ulitin natin, ha? Ay, ay, ay. Yan. Ito, kung ito ay totoo, saan ito nang galing? Nandito, di ba? Yan. Kung ito ay totoo, galing doon. Kung ito ay totoo, ito magiging totoo. Ha? Bakit siya magiging totoo? Sinabi nga natin kanina, mag-a-apply ka ng commutation. Saan dito? Saan ito nang galing doon? So ngayon, dahil nag-apply ka ng commutation, dahil nag-apply ka ng commutation, anong mangyari? Yan, ilagay lang natin yan. So, saan ito galing? Dito. Pag in-applyan mo ng commutation yan, this is what you'll get. Yan. Ano ba yun? Tama ba ako? Ito kanina, nakuha natin to saan? Distribution, di ba? Nag-distribution tayo doon. Now, pag gumamit ka ng simplification, this is what you get. Ngayon, focus here. Ito, nilagay lang natin dito. Pag ito, in-apply mo ng commutation, yan. Ito ang mangyayari. Yung, tingnan nyo to ha, yung P, to P eh, napunta doon. Bakit? Kasi nag-commute nga. Yan. Ngayon, pag yan ay in-applyan mo ito ngayon ng simplification, yan, this is what you will get. Yan. Okay? Para hindi nalilito, tingnan nyo to, oh, not P, di ba? Napunta dito yung buong sentence na ito. Pagkatapos, sinimplify natin. So, applying simplification, that's what you get. Yan. Now, ito ngayon, alam natin totoo. Bakit? Kasi sinimplify ito. Pag ito ngayon ay totoo, then we apply what? What shall we apply? We will apply ito, ang tawag dito, commutation. Saan natin na-apply dito? Pag nag-apply ka ng commutation dyan, this is what you get. Ngayon, pag ito ay na-commute mo na, makikita nyo, not P or Q doon, di ba? Tingnan nyo, not P or Q na eh. Kaya lang, nandito yung parenthesis. Kaya lang, pare-pareho naman silang disjunction. So, pwede tayong gumamit ng association. Yan. Pag gumamit ka ng association, ito ang makukuha mo. Yan. Yan.
Oh, di maliwanag na. Bakit? Kasi makikita na ito. Not P or Q. Not P or Q is the same as P implies Q. Bakit? Alam na natin yan. Material implication. So, applying material implication here, this is what you get. Now, when you get this, you can now see the relationship. Diba? P implies Q. Yan na yan eh. Magiging P implies Q. Diba? Applying here material implication, you will get P implies Q. And then P implies Q, add nyo lang yan. Yan. So, pag dito, kinuha nyo yung first premise, this is what you will get. Yan. Pag kinuha nyo yung alin, first premise, this is what you will get. Now, when you get that, the justification is, of course, material implication. Now, when you now have this, you can now simply say, well, out of this, right, saan mo in-apply material implication? Dito. Yan. Pag in-apply mo material implication, this is what you get. When you get this, then you can simply add. Addition, this is what you get. Yan. Similarly, ito naman, when you apply here, saan kayo mag-a-apply dito? Saan? Sa second premise ng ano? Ng material equivalence, what will you get? You will get this. Yan. Now, when you get this, what will now happen? Well, you can now simplify. Simplify, which means you will get this. When you now get this, having simplified, you can now add addition. Yan, you can now add. And when you now add, what you will get, this is what you will get. So, if you apply here addition, this is what you will get. Yan. Oh. So, meron na tayo nito. Meron na tayo nito. O, ayan ang ibig sabihin yan. O, pwede na nating makuha ito. Alin, itong conclusion na ito. Yan. Paano nyo makukuha yung conclusion na yan? From here and here. Yun ang tanong. Kasi nakuha natin to. Nakuha natin to. Paano mo ngayon makukuha tong conclusion na to? O, isip-isip. Okay? Isip-isip. Remember. Okay? Remember. Nasaan na tayo? O, ulitin natin ha. When you have this, okay natin to dito ha. Okay, natin yan dyan. Yung sin natin. When you have this, ano natin nakuha yan? Dito. Addition. And you have this, saan natin nakuha yan? Dito. Addition. How can you get this? Yan ang tanong. Yan. Kasi ito sigurado na tayo. Meron na tayo yan. Ito sigurado tayo na. Eh, paano na ngayon ito? Saan niya napunta? Yan. O, isip. Isip. Yan, ha? Dito lang galing yan, o. Yan. Well, anyway, ituloy natin, ha? Titingnan natin dito. Tuloy natin dito. Kasi na-analyze na natin to, eh. So, dahil na-analyze na natin to, anong pwede nating sabihin? Pwede nating sabihin, if this is true, 1, 2, then this is true, 3. What will be true? Ito. P implies Q. Bakit?
in-apply natin sa 1, in-apply natin sa 1, material implication. Now, if this is true, this must be true. What? What must be true? This must be true. Bakit? Kasi sa 3, in-apply natin ang addition. Sa 3, in-apply natin ang addition. Yan. Now, if this is true, 4, then 5 must be true. What must be true? Yan. Dito naman tayo magpo-focus. Yan, ha? Saan ang galing yan? Kasi ito will have to be true. Why? Because on 2, we apply material equivalence. Kasi alam na natin, ginawa na natin analysis kanina eh. 6, if this is true, then this must be true. Why? We apply simplification. And then if this is true, 7 must be true. What is 7? This must be true. Nasaan yung 7? So, kasi ito, mag-a-addition lang tayo eh, di ba? You remember that? Ito. Yan. Right? Anong rule? Addition. If that is true, then alam na natin true ito. Diba? Addition, alam na natin true ito. O ano ngayon ang pwede nating gawin? Pwede tayong mag-conjunction. Anong mangyari pag mag-conjunction? O, tingnan nyo. Meron tayo nito. P implies Q. R implies S. P implies Q, R implies S. Ano kaya ang pwedeng dito para tayo ay mapapapunta dito? Isip. Ito, pwedeng lagay natin not P or Q. Or Q, di ba? Okay, yan, pero meron din yung or Q. O, di ba? So, pwede natin ito ilagay na not, ulitin natin ha, not R or S together or Q. Tama ba? Oh. Ito. So, pag pinagtabi ninyo yan, puro or, di ba? Tama. So, pwede itong kasi ito, pareho lang, oh. Yan o, pareho lang yan o, tsaka yun. Diba? Kita? Yan. So, ano mangyari? Well, pwede nating sabihin ganito. Baliktarin natin to. Gawin natin ito ay ganun. Okay. Q or not R or S. Maria, loko ko na. Yan.
Sorry, ah, nagtanggal. Ito, kinumute natin. Yan. Diba? So, ano nangyari? Ito, pwede rin natin i-commute. Pag kinumute natin yan, ano mangyari? E dito. Ano nangyari dito? Q or not P. Yan. So, anong ibig sabihin yan? Parang yung Q, dinistribute lang natin eh. Diba? So, ang mangyayari dito, Q or what? Okay. Okay, nakikita na yung ano, pattern. Okay, ha? Dito natin. Anong meron tayo? Ito. 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 So, if you have this, you can add this. If you have this, what can you do? You can add this. Nasaan yun? R implies S. L. Mali ah. Ito. R implies S. Or what? Ay, saan yun? Copy na ako ng or. R implies S or Q. Ito, ulitin natin. Bakit kasi nag-add tayo dito? If we apply on this addition, bakit natin nakuha yan? Simplification. Alright. On 5, simplification. Dito, on 6, addition. Okay. Now, because we have this, and we have this, what will happen? We will just apply addition. Oh, no, sorry, conjunction. 8. Dito natin, ha? 8. We apply on what? On 4 and 6 conjunction, what will we get? Okay, apply on 6. See, this is what we want to get. This is what we want to get. Okay. Now, ano mangyari? We will get P implies Q or S, which is this. Right? So you will get this. Okay? One copy. There you go. And, dali ako, copy ako ng end, ito. Copy and,
And what? It is not in the way. And it's off. Yan. Anong ginawa natin dito? Conjunction. Remember, pag nag-conjunction ka, ito na ngayon ang mangyayari. 9 Ito, naku, kumaba pala yung ginawa natin. Ano? Bali, pwede na rin. Pwede ito yung kinonjunction natin, ha? Ito. Pero, maybe this is better. Ito na lang ko conjunction natin. 8. Ito. Not P or Q. Okay. So, what will happen? We will get not P. P or Q. And yan. Is better. Eh, nalaya, nagkamali ako eh. Ang hirap kasi nitong ginagamit ko eh. Okay. Focus here. Ito. Ito. Dapat dito ko nilagay. Dito natin, ha? Ito, dapat dito ko nilagay. Ulitin natin. In other words, ito, focus here. Saan tayo po-focus dito? Dapat ang inilagay na lang natin ito para mas mabilis. Yan. Okay? Yan. Anong rule? Addition. So, anong rule? On one, we apply addition. Okay? So, ano nangyari? Ito,
Okay, so here, addition, 4, dito in-apply natin, saan? Sa 2, yung material implication. So, applying material implication, this is what we get. Okay. Saan natin in-apply? Sa 2, material, material equivalence. Okay, so 5, what do we get? We get R implies S. We get R implies S. Bakit? Kasi on 4, we apply simplification. And then on 5, we apply material implication, which will mean you will get not R or S. So that's your 6. Not R or S. Okay? That's your 6. Now on 7, remember we have this. May addition tayo, di ba? We can also add here. So pagka tayo nag-add dyan, dito natin na on 6, if we apply addition, what can we get? 7. What is 7? 7 will mean all of this yan. Anong i-add natin? Okay, Q. So, what do we end up with? Ito, tsaka ito. Yan. Makita? Ito, tsaka ito. Yan. So, anong common sa kanila? Tingnan ninyo yung common sa kanila, ha? Ito yung common. Ito yung common. Yan. Saan ang galing to? Doon. Saan ang galing to? Doon. Yan. Mas madali ito kaysa dun sa ginagawa ko kanina. Excuse me, ha? Pag minsan talaga, bumabagal din ang isipan ko eh. Walang masama dyan. Okay. So, now that we have this, and we have this, we can simply conjoin. We will just say, okay. Pag kumonjunction tayo, this is what we will get. Okay, sandali lang. Ano yung conjunction? Dali ako, copy ako ng conjunction. So, and then we get this. Yan, ayos na. Kung ginawa natin, conjunction. So natin in-apply ang conjunction. O, ito nga. Conjunction applied to 3 and 3 and what? 7. Pag nakuha na natin to, sunod-sunod na yan. Bakit? Kasi, remember, ito pwede nating, ito, yan, o, yan,
Oh, pwede natin silang i-commute. Kita? Pwede nyo i-commute. Pag na-commute nyo yan, right, commute, you will get what? You will get something like this, okay? Bawa. Okay. You will get something like that. Na ito, naging Q. Ay, sorry, ito, naging S. Okay. Ano nakita nyo rito? Yan. Association. You can do the same here. Okay? May association dyan. So that what will happen, magkaka-association dito. Okay. See? Here. Association. Association dyan. And then what? Commutation. Ito, magko-commute. Ay, mali. Sorry. Ito pala. Ito, magko-commute. Magko-commute S, mag Q. Okay. Okay. So what do you see? You see here pareho, di ba? So pag pareho yan, anong mangyayari? Pwede nyo ihiwalay ito saka ito. Okay. Ayan. Focus here. Okay. Ito
Dito natin. Ito, napunta doon. Mag-commute. Okay? Ito naman, kukunyut din natin. Okay. So, ano nangyari? Ito, nag-commute. Tapos ito, nag-commute din. So, now you can say what? Q or S. Okay. Oh, everybody, anong rule ito? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. See? Ano mangyayari dito? Fifteen, ano mangyari dyan? Kukumute ulit tayo. Ito, mapunta dito. Ito, okay. Ang ginawa natin, commutation, 16, not, okay, 16, 'yung negation dito mapupunta dun sa labas. Ito magiging disjunction. Can you now see it? Okay. 17, 17,
Magiging ano? Seventeen, magiging 17 magiging wala. Nasaan ba tayo? Ay, hindi pala. Hindi na pala kailangan dyan eh. May mali tayo ha, eto. Eto. Okay. Everybody, focus here. Yan, magiging not together P or Q or R. Yan. Or R. Or yes.
Dali sana ano nito kung blackboard to eh. This becomes... Finally, 23. Anong nangyari? 'Yan. Sundan niyo na lang 'to ha, from here papunta doon. Pero ito, nakuha natin based on what? Based on our analysis here with the big excuse me, with the breakdown here. Okay, nag-analyze tayo nito. Dito, in-analyze natin with the breakdown. Dahil sa nagka-breakdown, nagka-clue tayo rito. Ito yung clues natin. Ito yung mga clue natin na na-breakdown natin. Dahil meron tayong clue na ganyan, nagawa natin to. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang dito sa 23. Kasi you will see, ito na yun. Okay? Yun na yun. Check nyo sa bahay nyo, ha? Now, what are we talking about here? We're talking about here, natural deduction. Now, with natural deduction, ito yung ating problema. Ito. Bakit? Kasi sabi natin, may proof tayo na ito from a contradiction, one can imply any statement whatsoever. Okay? Bakit? Ito yung proof natin. Ano yung proof natin? If this is true, alin, if this is true, then this must be true. P. Bakit? Kasi simplification. If P is true, then this must be true. P or Q is true. Why? Addition. If that is true, what is true? Here, ano yung true? Yung premise, dito natin, if that is true, then this must be true. Yeah. Then this must be true. Not P. Not, excuse me, P and P. Why commutation? excuse me. And if that is true, then P must be true. Not P must be true. But then, if this is true and this is true, then you can say Q is true. Q is true. So, what are we trying to say here? Okay, this is what we're trying to say. We're trying to say, look, if
One is true, then two must be true. Why? Simplification. Now, if two is true, then three must be true. Why? Addition. Where what? Addition. Where Q is any statement whatsoever. Okay. Now, if 3 is true, then 4 is true. Sorry, if 1 is true, then 4 must be true. Why? Kasi commutation. Commutation. Then if 4 is true, then 5 must be true. Why? Because simplification. Now, if 5 is true, then look. P or Q, not P, therefore Q, 6 must be true. And what is 6? 6 is Q. Now, Q is any statement whatsoever. So, what have we proven here? We have proven here that from a contradiction, any statement whatsoever can be derived. Yun. So, there you go. From a contradiction, one can imply any statement whatsoever. That's why we do not want any contradiction in our minds. Remember? Pinag-usapan na natin yan. So, anong gusto nating sabihin? Ito, this problem here, hindi siya pwedeng sabihing valid. Bakit? Kasi, pag sinabi mong valid siya, lalabas, any statement whatsoever is true. Pag ito valid, any statement whatsoever is true. Eh, hindi ka pwedeng mag-argue ng ganun. Wala nang pwedeng mali. So, this argument here is invalid. This also goes to prove that what? This also goes to prove that ang natural deduction, problemado. Alright? Problemado ang natural deduction. Kaya inimbento natin yung shortcut method. Now, ano yung shortcut method? Ito nga. Ginagawa natin yung shortcut method. Ito. Halimbawa lang ito. Gamitan natin ng shortcut method. Kunyari lang, ha? Yan. Pag ginamitan natin ng shortcut method yan, ganito ang mangyayari. Look. Okay, shortcut method for true we put 1, for false we put 0. Yan. Ngayon, anong mangyayari? Ito. We presume invalid. If it is presumed invalid, what will happen? Well, we're presuming this is true, and this is false. If this is false, then this is true, this is false. Okay? This is true, this is false. Kasi false siya. Okay? Ngayon, pag false ito, true ito, anong pwede natin sabihin? Okay. Dito natin na false to. So, ito ang magiging true. True. Ulitin natin, ha? True. False. Bakit? Kasi invalid, eh. So, if this is true and this is false, may mali pala tayo, no? Pag ito false din dapat ito kasi parehong false, eh. Diba? P or Q is only false when both are false. So, ito dapat false. Mali ako kanina. Ngayon, kung false yan, ibig sabihin ito true, ito false. Pag ito true, ito magiging false. Ngayon, kung false yan, ito magiging false, true ito.
So, dapat ito, true ito. Kung true yan, P must be false. Yan. Now, if P is false, and you know this is false, then not R must be true. And if not R is true, then R is false. If R is false, then S must be false. Tama ba? O, may mali tayo. Dito natin. Presume invalid. Para madali, ito na ibahin natin. This is true. This is true. This is false. Yan. If this is false, this is false. This is false. Yan ang mali natin kanina. Okay. If this is false, then this is true. If this is false, then this is true. This is false. If this is true, this is false. If this is false, but since this is true, this must be true. This means this is false. If P is false, and since this is what? False, this must be true. If this is true, this must be false. False implies false is true, then R must be true. If R is true, S must be true. And so now we have a contradiction. So what contradiction do we have? S is both true and false at the same time. Which means this argument cannot be invalid. If this argument cannot be invalid, then this argument is valid. So, ito ngayon ang what we end up with. Yung natural deduction, meron tayong connections na nakikita. That's an advantage. Let me explain. Pag may natural deduction, ang dami-daming logical constants. Meetin natin, ang dami-daming logical constants, di ba? Pagka natural deduction, ang daming logical constants na nakikita. Pag maraming logical constants, anong gustong sabihin? Doon sa ating isipan, nakikita natin yung connections. Because all the logical constants, saan natin nakita yung logical constants? Ito, ang dami-daming logical constants. Oh. All logical constants represent connections. So may advantage ang natural deduction, yung connections nakikita. Pero may advantage din naman ang shortcut method kasi short. At pag pinagsama nyo yan, ito ang mangyayari. Yung advantage ng natural deduction, which is what? Explicit ang connections. At advantage ng shortcut method. Ano yung advantage shortcut method? Short. Pag pinagsama nyo yan, yung advantage ng natural deduction, which is explicit connections, tsaka shortcut method, pag pinagsama nyo yan, the result is what we today call three tableau method. Three tableau method. Yan. Ngayon, yung three tableau method, naubusan na ako ng oras ipaliwanag. Now, yung three tableau method, dito nyo makukuha ang paliwanag. Yan. Okay. Saan yung paliwanag? Kasi, nag-lecture ako dati. Ginawan ko ng lecture dito. Ito. Okay. So, anong gagawin ninyo? Yung aking paliwanag ng ano, three tableau method, dito nyo papanoodin. Yan. Saan nyo papanoodin? Ito ang video connecting three tableau method sa topic kanina. Yan.
Buti na lang ginawa ko. Kaya lang may mali. Ito naman yung mali. May correction lang na kaunti ito. So ito, panoodin nyo. Ano ito? Yan yung paliwanag ko ng three tableau method. Okay? Pasensya na po. I'm out of touch today. Daming problema. Okay, bawi na lang ako. Now, machine. Diyan na po. Okay. Before we part, these are my instructions. Okay, ano yung instruction ko? One, panoorin ang video ko na ito. Linyan. Ito. Okay. Sabi lang ha. Ano nangyari dito? Okay. Ito, panoorin din to. Ay, 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 nasa na. Okay. Pasensya na ha. Yan ang ating ano, instruction. Diyan sa chat natin, makikita ninyo, may instruction ako. Pasensya na. Nagagulo-gulo. Magandang umaga po. Mali. Hindi ka mali.